Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Yung pag-uusapan po natin ngayon, yung isa sa pinakamainit na topic sa panahon ngayon, may divorce ba ang Pilipinas? Pag-uusapan po natin yan maya-maya. Promise. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. Ang tanong po ng isang texter po natin, ito po, may divorce ba ang Pilipinas? Ang sagot ko po dyan, may divorce po ang Pilipinas. In fact, naka-experience na po ang Pilipinas ng divorce. Okay, kailan po yun? Panahon po ng mga Kastila. Naka-experience na po tayo ng divorce, okay? Yun po ang batas ng mga Kastila, yung tinatawag na Siete Partidas. Okay? So, ibig sabihin, noong 1917, may divorce ng Pilipinas under the law ng mga Kastila, yung tinatawag na Siete Partidas. In fact, dalawa lang ang grounds po ng divorce doon. Number one, adultery on the part of the wife. Okay, na nga, pangangaliwa ng babae. Concubinates on the part ng husband. Yun lang ang dalawang divorce ng panahon ng mga Kastila. After ng mga Kastila, panahon naman ng Hapon, may divorce naman sa Pilipinas. So, aside sa mga panahon ng mga Hapon, in fact, kahit wala pa yung mga Kastila, panahon pa sa mga natives po natin, may divorce na ang Pilipinas. Ang tanong dito ngayon, how about today? May divorce na ba ang Pilipinas today? Yes po, mayroon. Unang divorce sa Pilipinas, yung tinatawag na mixed marriage. Under Article 26 po ng Family Code, yung tinatawag na mixed marriage. So ano yung nakasaad po sa mixed marriage? Between marriage between a Filipino citizen and a foreigner, validly celebrated, pwedeng may divorce. Okay? Provided na ang kumuha ng divorce, doon po kinuha sa ibang bansa, ang kumuha ng divorce, ang nag-initiate ng divorce, ang foreigner, capacitating him or her to remarry. In that case, yung Filipino spouse pwede nang magpakasal ulit. Ibig sabihin, yung mixed marriage, may divorce. Provided that yung nag-initiate ng divorce, yung foreign spouse. When you say mixed marriage, Filipino at saka foreign spouse. Tapos ang nag-initiate ng divorce, ang foreign spouse, yan, may divorce ng Pilipinas. Second na klase na divorce, yung divorce po ng mga Muslim brother and sisters po natin. May divorce po. Okay, that's number two. And number three na klase na divorce, ito yung tinatawag na legal separation. But itong klaseng divorce, hindi ito absolute divorce. Relative divorce lang. Ibig sabihin ng relative divorce, nirecognize lang ng batas na kasal na hiwalay kayo, but kasal pa rin kayo. I repeat, nirecognize ng batas na hiwalay kayo, but kasal pa rin kayo. Ibig sabihin, hindi po kayo pwedeng magpakasal ulit. Okay. So, ano-ano naman yung mga grounds ng legal separation under the Family Code of the Philippines? Okay, ibig sabihin, ito po ngayon ha, may divorce tayo, but relative divorce lang. Ang pangalan na ginamit ng batas, legal separation. Kasi kung ilagay doon yung divorce, baka ma-denied po sa Congress. That's why ang nilagay po sa batas, legal separation. But technically, yung legal separation is considered divorce. But hindi siya absolute divorce. Ito yung tinatawag na relative divorce. Ibig sabihin, narecognize lang ng batas na hiwalay kayo but kasal pa rin kayo. Okay. So, ano yung mga grounds po ng legal separation? Sampo po ang nakalagay po sa batas. Una, repeated physical violence. Okay? Physical violence and grossly abusive misconduct. Kailangan repeated, pabalik-balik na physical violence. Sinuntok mo, mga abusive misconduct, hindi lang sa asawa mo,
kasama sa anak mo or anak ng asawa mo. Okay? So, ibig sabihin, repeated physical violence or grossly misconduct. Okay? Repeated, pabalik-balik na physical violence, hindi lang against sa asawa mo, kundi sa common child ninyo or sa anak ng asawa mo. That's number one. One grounds po ng legal separation. Second, physical violence or moral pressure. You compel your wife to change political affiliation or change of religion. Kung i-pressure mo yung asawa mo, kung hindi, sinaktan mo yung asawa mo para magbago ng reliyon. For example, yung reliyon niya ito, tapos nagbago ng reliyon, i-compel mo siya na magbago ng reliyon or magbago ng political affiliation. O ngayon, supported siya ng isang presidente natin ngayon, pilitin mo yung asawa mo na dun sa kabila mag-support. So that is already a grounds for legal separation or relative divorce kasi hindi mo pwedeng pilitin ang asawa mo na magbago ng reliyon or magbago ng political affiliation. That is a ground for legal separation. Another, you compelled yung asawa mo, pilitin mo na yung asawa mo na pumasok sa prostitution. Okay, pumasok sa prostitution or you corrupt the petitioner, you compel them, you corrupt them na pumasok sa prostitution, pinilit mo, binabrainwash mo na pumasok sa prostitution, pati yung anak mo pinasok sa prostitution or anak ng asawa mo sa ibang lalaki o sa ibang babae, pinilit mo na pumasok sa prostitution, that is already a grounds for legal separation. Another grounds for legal separation or relative divorce. Pag yung asawa mo is convicted by final judgment of imprisonment more than 6 years. So pag ang na convicted by final judgment, hindi siya nakasuhan lang ha. Hindi nakasuhan. Kailangan convicted by final judgment of an offense punishable by more than 6 years na kulong. Pag na-convicted more than 6 years na kulong, convicted by final judgment ha, hindi yung on appeal pa, kailangan by final judgment. Ibig sabihin, wala nang appeal, tapos na ang kaso, kulong na lang talaga siya ng more than 6 years, yan, pwede mo siyang hiwalayan, legal separation. Another, drug addict yung asawa mo. Habitual alcoholism, ibig sabihin, palaging lasinggero, addict, gumagamit ng bawal na gamot, yan, pwede mo siyang iwala yan. Another, tomboy or homosexual, bading or tomboy ang asawa mo, o yan, pwede mo siyang iwala yan. Grounds yan for legal separation pag tomboy ang asawa mo or bading yung asawa mo. Another, contracting by the respondent of a subsequent bigamous marriage. Okay, nagpakasal ang asawa mo sa ibang tao dito sa Pilipinas or kahit sa ibang bansa. Okay? So, pumasok siya ng bigamous marriage, pwede mo siyang idemanda o hiwalayan, mag-file ka ng legal separation or relative divorce on the ground na nagpakasal ang asawa mo sa ibang tao kahit na dito sa Pilipinas or even abroad. Another, sexual infidelity. Ibig sabihin doon, hindi siya loyal sa iyo. May iba siyang kinakasama, may iba siyang babae, may iba siyang lalaki. Sexual infidelity or sexual perversion. Alam mo yung tinatawag na sexual pervert? Yung sexual pervert, pumapatol siya ng aso, pumapatol siya ng hayop, hindi tao ang gusto niya, pervert siya. So may problema sa utak pala yung asawa mo. Sexual pervert, ibig sabihin, pumapatol siya kahit hindi tao. Aso, patsing, kabayo, o yan, sexual pervert ka. So, you grounds yan for tinatawag na legal separation. Another grounds for legal separation, if you muntik ka ng patayin ng asawa mo, attempt against the life of your wife or your husband, that is a ground for legal separation. Pag may attempt na patayin ka ng asawa mo, pwede mo siyang hiwalayan, mag-file ka ng legal separation. And lastly, pag abandonment,
okay, abandonment without justifiable reason for more than 1 year. Okay, pag inabandon ka ng asawa mo, hindi na siya nagpapaalam sa iyo, hindi na siya nagpaparamdam sa iyo more than 1 year, that is already a ground for legal separation. So yun ang mga common ground for legal separation. So ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203, and mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353, and pwede rin kayong tumawag, mag-text, or through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page ko natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw, and sa YouTube page ko natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me, and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.